Good morning mga kaibigan, nandito po ulit tayo para ipagpatuloy ang ating talakayan tungkol sa OS or Operating Systems. Ito po ang Part 5 or Finale. At bilang pagsimula, nais kong isummarize yung tungkol sa initial na mga pangyayari sa Operating System. At bilang pagkaklaro, ang unang-unang operating system ay ang GMOS ng IBM noong 1957. At ito ay dinesign para sa mga mainframes. And after few years or 3 years, to be exact 1960, nag-release naman sila ng panibagong operating system para sa mga personal computers or desktop. At ang sumunod dito ay hindi Microsoft, hindi rin Apple, kundi ang Unix noong November 3, 1971. At noong April 4, 1975, itinatag naman ni Bill Gates ang Microsoft Corporation na siya namang naglabas ng mga versions ng Windows operating systems. Pero by the way, nagsimula ito hindi kaagad Windows, Basic Interpreters, and then MS-DOS. Makalipas ang isang taon, April 1, 1976, ito si Steve Jobs naman ang nagtatag ng Apple Incorporated. At naglabas ng Mac OS as operating system of Apple computers and nagkaroon ng different versions then and releases. Yung isang kaibigan natin dyan sa Middle East, nagtatanong kung nagkaroon nga daw ba ng iPhone 1. Ito din yung hanging question natin during our previous video or prior to this video. Ang sagot po dyan ay yes. It was actually announced last January 9, 2007 and after 5 months, they released the first version of iPhone 1. Kasi nagkaroon pa ng mga kasunod or new releases of iPhone 1. Pero it's just a sort of upgrading. Because after that, doon pa lang nagkaroon ng iPhone series. Totally ni-replace talaga yung previous na gawa ng iPhone 1. Ni-replace niya ng everything mula doon sa simula. Unlike yung mga previous ay in-upgrade lang. Pero bago ang lahat, gusto ko rin linawin sa inyong lahat na pag sinabing operating system ay nahati sa dalawang gamit. Ang isa ay para sa mga computers at ang isa naman ay para sa mga mobile phones. Noon, dahil wala pang mobile, kaya syempre ang unang nag-exist ay ang para sa computers. At yun na nga yung ginawa ng Apple, yung Mac OS. Mac OS. Yan po. Ang counterpart naman yan ay yung iOS or iPad OS. Yung iOS at saka iPad OS almost similar para magkaroon lang ng emphasis na yung iPad OS is for iPad and iOS for iPhone series. Yan po ang counterpart niyan. Siyempre hindi rin po nagpapabaya ang Windows or ang Microsoft. So, this is actually MS Windows. So, nagkaroon din ng different versions yan. At meron ding Windows OS dito sa ating mobile technologies. Naalala ko way back mid-2000 or siguro 2007, nagkaroon po ako ng cellphone, yung O2 Mini XDA. As far as I remember, the OS of that was Windows CE. So that is one of the Windows operating system for mobile technologies. Kasi dito naman po sa 4 computers, ang una I think is Windows 3.0, nagkaroon ng Windows 6,
Windows 95, ito yung naabutan ko, Windows 95, Windows 98, 2000, 2000 Server, NT, etc. At yung latest ngayon, of course, yung Windows 10. Windows 10 for mobile, meron ding Windows 10 for computers. Pag sinabi po natin computers, lahat na yan, nandyan yung laptops, nandyan yung servers, etc. So, kung merong iOS, merong Windows, lumabas din yung Android ng Google Incorporated. So, meron ding different versions ng Android OS. Marami yan. So, ang counterpart naman nito ay yung Unix or Linux. Again, yung Linux is an enhanced version of Unix. Naitanong po ng isang kaibigan din natin dyan sa Kabisayaan kung ano-ano daw po yung mga different Android versions. Marami po yan actually. Nagsimula yan sa 1.5 yung cupcake, nasundan ng 1.6 yung donut, eclair, froyo, gingerbread, honeycomb, ice cream, jelly bean, etc. Madami po yan. At yung latest, noong October 5, 2015, yung marshmallow, yun yung para sa Android 6. At Android 7.0 naman, yung nougat. Nagsimula yan noong August 22, 2016. Kaya mapapansin nyo, depende kung anong taon ni-release or binilin ninyo yung cellphones ninyo, hindi nalalayo kung anong versions din ang release ng Android yan. If let's say you're using Samsung or other mobile phones na supported ng Android. Nandyan yung 8 or 8.0, yung Oreo noong August 21, 2017. At saka yung 9.0 nung ano lang, August 6, 2018. Ang tawag naman dun, Pi. Yung pinaka o yung latest ay nung September 3, 2019. So, around 3 months ago lang, nilabas ng Android yung Android 10.0. Pero, wala pa siyang name. Although, pinaplano ng Google na dapat dessert din ang pangalan, ang ipapangalan nila dito sa Windows, Android 10.0. May nagtanong din sa atin kung paano daw i-check yung version. Madali lang po. Punta lang po dun sa settings ng inyong mobile phone and then you click the about phone, tapos merong system and then find the Android version. Makikita nyo po dun kung anong version ang ginagamit ninyo o meron dyan sa mobile phone ninyo. At doon din po sa isang nagtanong kung ano na po ang mga latest release ng Samsung and iPhone ngayon. Meron na po. Actually, yung iPhone 11 Pro. At yung costing kung naitanong, at dahil naitanong nyo po, ranging from 50,000 to 70,000 or 70 something. Depende po sa memory size. Of course, the higher the memory size, the higher the price. At hindi rin po nagpapabaya ang Samsung kasi meron ng bagong labas. Actually, it was launched only a few days ago, last January 3, 2020, yung Samsung Galaxy S10 Lite. Nasa market na rin po siya at ang price niya ay nag-range naman from 40,000 pesos to around more or less 60,000 pesos. Kasi may depende sa release kasi mayroong S10e, may S10, may S10 Plus. At bilang panghuling katanungan po ng ating mga kaibigan, which is better daw or best daw po, yung ito bang Samsung or iPhone? Oh.
Well, magbibigay lang po ako sa inyo ng ilang scenarios or situations, and then I will leave to you your decision if which do you prefer. Ang isang karanasan po natin sa iPhone, which is a product of Apple, pagka halimbawa gusto mag-share ng files, and then it just happened, unfortunately, Samsung or ang ginagamit ng friend ninyo or whoever will be the recipient of your file. Maaaring masend mo siya but not, let's say, via Bluetooth, kasi even if you can detect his or her Bluetooth, you cannot, you can pair or share files. Parang hindi siya compatible. Or you're going to use other third-party applications like ShareIt or other apps. At hindi lang po sa mobile, meron ding mga compatibility issues kahit dun sa mga computers and laptops na ginagamit. Kung titingnan naman natin on the positive side, ang maganda po niyan kasi nagkakaroon ng exclusivity yung ating cellphone. Kumbaga, pag hindi ka Apple product ang phone mo or hindi ka iPhone, parang hindi ka ano, hindi ka in or hindi ka kabaro, parang ganun. Hindi ka, you do not belong. Kaya alam naman po natin, alam ng karamihan na pag sinabing iPhone ang gamit mo or any Apple product, kung sa laptop naman, MacBook, medyo iba ka. Sa ayaw at sa gusto natin, talagang nagkakaroon ng parang nagkakaroon ng kinalaman pagdating sa social status. Kasi alam naman po natin, karamihan sa mga celebrities, mga artista, mga politiko at kilalang tao, ito talaga karamihan ang ginagamit nila. Ako naman po, ang personal na opinion ko dyan, and personal stand ko dyan, for as long as na yung ating ginagamit, be it laptop or mobile phones, ay naisa-serve yung purpose na gusto natin gawin, kontento na ako dyan. Kasi dahil dun sa pagiging exclusive or dahil dun sa tinatawag nating exclusivity, nalilimit din yung mga gusto mong gawin, nahihinder ka sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin. At para sa iba, medyo mas user-friendly yung ibang brand or ibang mobile phones. Again, nasa sa inyo pa din po yan. Kasi ako katulad ngayon, ang ginagamit ko dito sa aking laptop ay ang Unix or the Linux. This is Ubuntu Linux. Aside from this is free, maraming applications na pwedeng download or gawin. And another thing, ito yung ginagamit ko sa pag-manage ng cloud servers and web servers and hosting na ginagawa doon sa mga different programs or applications, web applications na ginagawa namin. Although mahirap siyang gawin, but I could say, and I think many will agree, lalo na yung mga system administrators, na this is really very powerful. Okay, yan po muna mga kapatid, mga kaibigan, mga kapuso, para sa talakayan about operating systems. And hopefully, and I'm sure, magkakaroon pa tayo ng ibang topics at balitaktakan dito sa ating channel. Salamat po sa inyong pagsubaybay at mabuhay kayo.